Hey, what's up mga Octobots? So, welcome back to my channel. Okay, ang gagawin natin ngayong araw ay mag-review ulit tayo ng isang item. So, itong mga nakarang araw ay talagang na-enjoy itong item na ito. So, nga pala guys, na-unbox ko na siya kasi nga nagagamit ko na. Ayan, so ngayon i-review lang natin siya, sasabihin natin mga features, specs ng item na ito. So, bago tayo patuloy, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, like, share, hit the notification bell para sa mga susunod pa natin mga videos. And please don't skip ads dahil malaking tulong ito para sa channel natin. So ayan guys, mag-start na tayo. Alright, so ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Ayan. Ang X3 Wireless Controller. Ayan, so ito yung isa sa pinakagusto ko ngayong gamitin. Ayan, so na-unbox ko na siya. Ayan, so ito siya kasi ginagamit ko na. Ayan, na-unbox ko na siya. So, ang item nga pala na ito ay compatible sa maraming bagay. Ayan, pwede siya sa phone, Android, iPhone, okay, pwede rin siya sa mga tablets, smart TV, ayan, TV boxes, Windows, PC. So, ayan. So, ito nga pala yun. Alright. And itong item na ito, mga kapatid, ay rechargeable. Ayan. Rechargeable siya. Pwede siyang i-charge. Ayun, no, sa ilalim. Then, itong battery na ito ay may 400 mAh. Ayan, lithium battery. To provide you with 1 hour of continuous gaming. Ayan. So, binabasa ko yung specs niya. Ayan. Hindi ko kasi kami sa specs niya. Basta, ginamit ko na lang. So, meron tayong manual dito kung paano siya gamitin. So, itong item na ito, may kasama din bracket. Ayan. So, ang gamit ng bracket na ito, dito natin lalagay yung foam natin mamaya. Papakita ko sa inyo paano siya gamitin. So, ayan. I rotate ko din camera, then focus na tayo dito sa item na ito. Okay, so ayan guys, mag-focus na tayo dito sa ating item. So, meron nga pala siyang mga buttons dito sa aking right side and joystick. May start button, select, and B, A, X, and Y. Then, meron sa likod na left 1, left 2, R1, and R2. Then, ayun yung charging pin niya. So, tulad ng sinabi ko kanina, meron siyang 400 mAh battery na pwedeng gamitin ng isang oras na dire-diretso. Ayan, so meron siyang home. Ayan, kung nakikita niyo yung home na yan, ito yung ating power button na gagamitin. Then meron siyang mga number dito na 1, 2, 3, and 4. Ayan, so yung gamit ng 1, pag on natin dito, kung gagamitin natin yung number 1 na to, iilaw kasi yan, tapat niyan. So kung gagamitin natin yan, magagamit natin siya sa mga laro na na-download natin sa Android Market. Tulad ng mga offline games ng mga Mobile Legends, ay online games ng mga Mobile Legends, and other offline games na pwede. And number 2 natin is for iOS naman. Ayan. Pares lang din to yung mga matadownload nating laro sa App Store. Okay, and sa number 3 and number 4. So, yung number 3 naman natin is para sa mga laro natin, okay, na makikita natin sa PSSP. Ayan yung may mga joystick na laro, okay. Then yung sa 4 naman, ito yung sa TV, okay, sa mga monitor, sa PC, doon natin siya magagamit. So, pag open ko nito, pag pindot ko ng home button, 3 seconds, 1, 2, 3, ilaw siya. So, connected na ako dito sa 3, dahil ang tatry natin lalaroin is yung pang PSP dito na application. Then may code to guys, ha? May code to. Kung gusto nating maglaro sa mga pang PlayStation na laro dito sa phone natin, sa Android phone natin, pipindutin natin yung X and plus home. Okay, sabay yan. Then mapupunta ka dito sa 3. So kung gusto naman natin ng mga nata-download sa Android Market o sa App Store, pindutin natin yung A plus home. Try natin. Ayan, oh. Diba? Connected siya.
Alright, so dahil hindi tayo maglalaro sa App Store, maglalaro tayo sa mga games natin dito sa PSSP. So pindutin natin yung X plus Home. Alright, so eto siya. Dito naman tayo sa aking cellphone. So ang gamit ko, mga kapatid, lang. So ang gamit ko ito, PSSP. Ayan, so open natin yan. Ito siya. Yan yung gamit ko, then ito yung mga games ko. Pero bago yan, connect muna natin sa Bluetooth. Okay. Alright, connected na ang ating Bluetooth sa ating gamepad. Okay. Sa controller natin. So, ito ang gagamitin natin, yung PSSP. And yung My Boy, pwede din yan. And ito naman yung mas pinaka ginagamit ko. Okay. So, ayan. Kung nakikita nyo, ayan siya. Ngayon, hindi ko na kailangan magpindot sa screen. Okay, hindi ko na kailangan magpindot sa screen dahil ito na igagamitin natin, controller. So, ito nga yung kanina sinabi ko kanina, yung bracket niya. Okay, try natin ikabit sa phone and sa controller. O, ganito, sa ilalim. Ayan o. Then, pasok natin cellphone natin dito. Wait lang, medyo hassle lang ah. Ayan. Okay, so handy siya, di ba? Pwede natin siyang gamitin kahit saan, dalin. So, ayan, hindi natin kailangan hawakan yung phone natin dahil may bracket na siya na ginagamit. So, ayan, taas ko lang. Okay, so, ayan. Pindutin ko yung button. Ayan, o. Enter. Last game. So, dito na tayo magkocontrol. Hindi na dito sa phone natin. Okay. So, try natin maglaro. O, diba? So, ayun. Okay, di ba working siya? Then, pwede rin sa baba. Okay, maganda, maganda. Alright, so, okay to, okay tong item na to na nakuha natin. So, ngayon naman, tatry naman natin sa mga offline games. Yung mga na-download natin sa market. So, kailangan lang natin, guys, mag-download nito. Okay, Shooting Plus, yung V3. Ayan, kung nakikita nyo to, yung V3. Kailangan natin mag-download yan. Dahil ito yung gagamitin natin na application para malaro natin yung mga games na sinasabi ko. Okay. Okay, so kailangan natin i-connect sa WAN dahil ang lalaroin natin mga games na na-download sa market. Okay, sa Android Market o App Store. So, ang code niya is A plus Home button. Ayan. Automatic siya na mag-close, mag-change. So, ayan siya. Kung alam mo nakikita nyo ah. So, ayan siya. Ito yung mga games na pwede. Okay, meron siya Mobile Legends dito. Ayan. So, sa part na to, guys, medyo komplikado, pero kung patsatsaga nyo ayusin, okay naman. Kasi isiset nyo pa mano-mano eh. Okay, meron akong games dito na isa. Sa pagkakalam ko, naayos ko na to. Ayan. Okay guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung mga letter. Kayo magsiset kung saan nyo ilalagay. For example, A, ganyan.
kayo magsiset niyan, ano makokontrolin niya. Ayan. So medyo hassle lang, pero kung pagtsatsagaan nyo, okay naman. Then mapiplay ninyo na siya after niyan. So yun lang. Hindi ako matyaga dun sa part na yun, kaya hindi ko siya pinapakilaman. And dito lang ako sa mga offline games naglalaro. Ayan. Kailangan nyo mag-download ng application na ito, PPSSP, para magamit nyo siya ng maganda. Okay, nasa ano pala tayo? Nasa Android Market. So, balik tayo sa Play Arcade Games. Kailangan ulit natin ng code na X plus home button. Ayan o. Connected. So, waiting na natin. Ayan o. Okay na. Ganoon lang siya kabilis pag sa Play Arcade Games natin. Then medyo nakakangawit lang siya, guys. Medyo nakakangawit lang siya. So, nakangawit kayo na nakalagay ito kasi mabigat yung phone ko. Kung nakangawit kayo na nakalagay ito. Okay, kailangan nyo na lang gumamit ng stand tulad nito. Ayan. Para ang hawak-hawak nyo lang yung pinaka-controller. So, tatanggalin ko, ah. Medyo mabigat kasi eh. So, ayan. Tinanggal ko na rin yung bracket. So, ganyan. Hiwalay. Pwede rin. O, diba? Okay. So, ayan guys. Try natin maglaro. Taasan na natin brightness. Medyo madilim kasi. Ayan. Play any button daw eh, ka. O, diba? Nakaka-enjoy siyang laruin. Nakaka-enjoy siyang gamitin. Ayan. So, sa tingin ko, guys, dito naman tatapos yung ating video. So, napakita ko naman sa inyo yung mga basic na pagsisetup nito. So, kung meron kayong tanong, gagawa ako ng part 2 doon. Doon ko sasagutin yung mga tanong na gusto nyo malaman. So, ayan guys. Kung meron kayong mga tanong, ilagay nyo lang sa comment section. So, ayan. Okay siya, working. Maganda siyang gamitin. May libangan. O, diba? Sa mga players. Ayan, sa mga may din maglaro ng games. Ayan, pwede siya. Pwede siya, guys. Sa mga offline games na ganito or sa mga online games tulad ng mga Mobile Legends or kung ano-ano pa. Ayan. Pwede siya. Kayo lang bahala mag-setup ng tamang pag-ayos niya. Naturo ko naman yung mga code. So, yung code niya may kita nyo naman sa wireless. Ay, sa wireless. May kita nyo naman dito sa manual niya. Ayan. So, galingin natin magbasa ng manual para mas matutunan natin itong item na ito. So, ayan guys, sa tingin ko dito ko natatapusin ang video na ito. Sana may napulot kayo kahit konting aral sa review na ito. At sa tingin ko, okay siya, maganda siya. Libangan, okay? Then nga, sana may mga napulot kayo. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, huwag nga kalimutan mag-subscribe, like, share, hit the notification bell para sa mga susunod pa natin videos. And kung may mga tanong kayo tungkol sa item na ito, pwede nyo i-comment sa baba and gagawa ng part 2, sasagutin natin yan. So yun lang, maganda talaga, maganda libangan. So maraming salamat, thanks for watching, at hanggang sa muli, it's Tobot724, nagpapaalam.